Since sobrang dami nang naghihiwalay nowadays, even yung mga sikat na personalidad na kinagiliwan natin ng mahabang panahon, dumaan na rin sa hiwalayan. Mapapatanong ka talaga kung mahal pa kaya nila yung isa't isa. Ikaw, kapati, tingin mo, mahal ka pa ba ng ex mo? Hanggang ngayon ba, wondering ka kung gusto ka pa rin ba ng taong ginusto mo dati? If yes ang sagot mo dyan sa question na yan, kapati, para sa itong video na ginawa ko ngayon, dahil ang pag-uusapan natin today, kaya ang pitong senyales na yung ex na minahal mo before, mahal ka pa rin hanggang ngayon. Interesado ka man naman kung ano-ano yung pitong yan, para kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. I-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang sign, kapatid, na mahal ka pa yung taong minahal mo noon, na ngayong nararamdaman mo sa kanya na pagmamahal ngayon, pwede pang maayos dahil hanggang ngayon, ginugusto ka pa rin niya. Kapag lagi siyang nandun sa mga post mo, diba usong-uso na yung social media platform, diba? At isa sa mga way natin to para may express yung nararamdaman natin sa taong gusto rin natin, diba? Kasi there's a thousand of ways para maparamdam mo through social media platform na mahal mo yung taong mahal mo, diba? May mga memes, may mga GIFs, diba? Diba? Pwede mo rin i-comment or i-chat or i-like o i-emoji yung post ng taong gusto mo para maipahiwating mo sa kanya na gusto mo siya. Now, kung ex mo, ganito yung ginagawa na nandun siya lagi sa social media platform mo na nakasubaybay siya sa mga posts mo, lagi niya nilalike yung mga posts mo, kapag nagko-comment ka na, lagi niyang pinupusuan, ganyan. Kapag nagmamayday kayo, nandun siya palagi nakatanaw, di ba? Kapag ganyan yung pinaparamdam sa'yo ng taong pinili mo before, at tingin mo wala pa naman siyang partner now, then malaking posibilidad na gusto ka pa rin yung ex mo na yan. Kasi bakit ba tayo sumusubaybay sa taong wala naman tayong pakialam, di ba? Not unless gusto nating updated tayo sa buhay ng taong yun, di ba? Na kung ganyan yung ginagawa niya sa'yo, gusto ka pa rin niya. Okay? Kasi tayo sa ikalawa. Which is, kapag lagi niyang tinatanong yung mga friends mo tungkol sa'yo, lagi ba niyang uusisa yung mga old friends niyo na close mo ngayon tungkol sa'yo? Yung tipong lagi siya nag-uusisa kung gustaan na, may boyfriend ka na ba, naaalala ka pa ba niya, naaalala mo pa ba siya, naiisip mo pa ba siya, naikwento mo pa ba siya sa iba, di ba? Kung ganyan yung mga tanungan ng ex mo sa mga kaibigan mo o sa mga kakilala niyong dalawa, yung mutual niyong mga friends, then isa rin sinyalis yan na mahal ka pa ng ex mo. Kasi nga, ulit, bakit tayo mag-uusisa sa mga tao sa paligid natin tungkol sa tao sa nakaraan natin, di ba? Kung hindi tayo interesado sa kanila, kung totally wala na tayong care at pake sa kanila, di ba? Yan, kapatid, yung ikalawang sign. At ang ikatlo, pag nasa kanya pa rin yung mga bagay na binigay mo, lagi pa rin ba niya ginagamit yung paborito mong bagay na ibinigay sa kanya? Yung iniregalo mo sa kanya na buong puso dahil excited ka na mapangiti siya, mapatawa siya. Hanggang ngayon ba, nasa sa kanya pa rin yun? Tinatago pa niya, ginagamit pa rin niya? Then, isang malaking senyales yan, kapatid, na hindi ka nawawala sa puso niya. Hindi ka nawawala sa isipan niya kasi mahalaga ka pa rin para sa kanya. Kasi, di ba? Pansa makita natin yung mga bagay, mapunta nga lang tayo sa lugar na pinagsamahan natin dati nung ex natin, maaalala natin sila, di ba? Ano pa kaya yung mga bagay na nakikita mo na may value sa inyong dalawa tapos nandun pa rin sa tabi, di ba? Hindi mo pa rin tinatapon. Ibig sabihin, napaka-memorable doon para sa'yo. Ibig sabihin, every time na makikita mo yun, maaalala mo yung taong nagbigay nun sa'yo, di ba? At yun, kapatid, yung ikatlong sinyales. At ang ikaapat, kapag pumupunta na talaga siya sa mga lugar na alam niya na may kita ka niya. Well, may mga tao talaga na ganyan na hindi talaga sila madaling nakakamubuan sa mga mahalagang tao na nagdaan sa buhay nila. At kung yung ex mo, hanggang ngayon, bila-bila na lang sumusugpot sa paligid mo. Bila-bila na lang nakita all of the sad. Especially sa mga araw na hindi mo talaga siya ini-expect. Then, kapatid, magtaka ka na kung bakit, di ba? Hindi naman pwedeng coincidence lang yun, di ba? Yung paulit-ulit nangyayari. Kasi malamang sa malamang, pinupuntahan ka talaga niya. Ikaw talaga yung pinapakay niya dun sa lugar. Sinasakto niya talagang puntahan yung lugar na yun dahil alam niya lang ka. And that signifies ay nararamdaman pa rin siya sa'yo. Okay? Pasin tayo sa ikalima. Which is, kapag nakikita mo na hindi pa rin siya nagmamahal ng iba. Kapag nakipaghiwalay tayo sa taong pinili natin before, ang una nating gagawin is alisin sila
totally sa buhay natin. O iwasan yung memories nyo na magtagpo, diba? Na maalala mo siya palagi. Kaya for some, yung ginagawa nila, tinatapon nila yung mga memorable things ng mga ex nila, di ba? Sinusunog nila or whatever, di ba? At it takes time, kapatid, di ba? Mahaba yung proseso ng pag-heal ng puso. At kung minsan, naiisip at naaalala pa rin talaga natin itong mga taong to dahil importante nga naman talaga sila sa buhay natin. Lumaan talaga sila at magbigay sila ng kulay sa buhay natin. Kaya naman mahaba yung oras na ginugugol natin para talagang totally makamugod sa taong piliin natin. Now, kung umabot na ng 2 taon, 3 taon na hindi pa rin siya nakakapili ng taong para talaga sa kanya, malaki yung posibilidad na hindi pa rin siya nakakamove on sa'yo. Na ikaw pa rin yung tumatakbo sa isipan niya. Ikaw pa rin yung gusto niyang mali. Ikaw pa rin yung gusto niyang maging parte ng buhay. Ikaw pa rin yung gusto niyang makasama sa mahabang panahon. At kaya hindi pa niya nagagawang magmahal ng iba kasi hindi ka pa rin nakakaalis sa isip at puso niya. Yun kapatid, yung 5 senyales. Proceed tayo sa 6. Kapag hanggang ngayon, kinakamusta ka niya? Palagi ba siyang nagchat-chat? Palagi ba siyang nagte-text? Palagi ba siyang nandyan sa tabi mo para ay comfort ka? Nandyan sa chatbox mo, nangungulit sa'yo para malaman kung anong status mo, malaman kung anong lagay mo, malaman kung ano yung nangyayari sa buhay. Kung ganyan pa rin yung taong minahal mo sa nakaraan, malaking posibilidad na hanggang ngayon mahal ka pa rin niya. Hanggang ngayon gusto ka pa rin niya. Hanggang ngayon willing pa rin siyang ipaglaban. Kaya niya ginagawa yan na nangungulit sa'yo, kinakamusta ka palagi. Eh dahil gusto niya makuha ka ulit, bumalik ka ulit sa kanya. Diba? And that signifies na mahal ka pa rin niya. Okay? Proceed tayo sa 7. Last but not least, kapatid, 7 senyales na mahal ka pa rin ng ex mo. Mahal ka pa rin ng taong minahal mo sa nakaraan. E kapag pinaparamdam niya pa rin yung pagmamahal niya sa'yo. Ramdam mo pa rin ba na mahalaga ka rin to sa taong to? Willing pa rin siyang gawin ng lahat para sa'yo. Ramdam mo pa rin ba na kahit ipagtabuyan mo siya, ibabalik at babalik siya sa'yo? Then kapatid, it signifies na mahal ka pa rin ng taong. Kasi hindi naman niya gagawin ng lahat ng yan. Hindi siya magsasakripisyon, hindi niya pipiliin masaktan ng masaktan dahil sa rejection na ginagawa mo. Kung wala na siyang pagmamahal sa'yo, kung wala na siyang pakialam sa'yo, kung wala na siyang plano na makasama ka sa mahabang pag. Well, kung naka-make up na siya sa isipan niya na ikaw talaga yung gugustuhin niya over and over again. Gagawa at gagawa yun ng paraan para maiparamdam yun sa'yo. At kung ganyan pa rin ang ex mo sa'yo hanggang ngayon, napakalaking senyales niyan kapatid na ang ex mo na yan, eh gusto ka hanggang sa ngayon. So, hope nakatulong tong video na to para ma-enlighten yung isip. Well, hindi ka naman sinasabi na balikan niyo yung ex mo. Nandito lang tayo sa mga senyales na gusto ka pa niya. It's up to you pa rin kapatid kung babalikan mo ba siya o hindi. Kasi ikaw yung nakakaalam kung worthy pa bang ipaglaban yung relasyon niya o talagang dapat lang tinapos mo yung pagsasama niyo. If na-enlighten yung isipan niyo dito sa video ko, please help me share this to your love. Tapos hindi natin matulungan ng video na ito para nakatulong na kayo sa kanila. Natulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan yung panonood at pag-support. Kung bago ka palang dito sa channel, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na ina-upload pa natin sa ina-upload. So, hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Sana magkikita-kita pa tayo sa susunod na video. Kaya mag-iingat ka palagi kung nasaan mang lugar ka naroon. May God bless you always. Peace.